dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Ang sarap pala sa pakiramdam na may taong iniibig ka ng todo at tatanggapin ka sa kabila ng past mo. Yung feeling na todo effort siya, mapasaya ka lamang. Yung hindi mo hinahangad dati dahil hindi ka naniniwala sa forever. Dati-rate, napagkakamalan akong tatandang dalaga kasi hindi ako nagkaka-boyfriend. Nakakaingit pagmasdan na halos ang mga kaedad mo ay nasa relasyon na. Subalit ikaw ay hanggang paghanga lamang sa taong hindi ka naman gusto. Kulang na lang ay isigaw mo na walang forever. Ngunit kapag ito pala ay naramdaman mo, o anong saya. Ang pagmamahal, mga kaibigan, ay kabaligtaran ng kabiguan. Mabiguman pero kapag tinadhana talaga sa iyo ang isang tao, kusang darating ang panahon na magkakasama kayo ulit at ipapadama sa iyo na may forever. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa mga masusugid mong tagapakinig. Tawagin niyo po ako sa palayo kong May. Lumaki po ako sa Iloilo at kasalukuyang nagtatrabaho sa Maynila. Nais ko pong i-share sa inyo ang aking kwento ng pag-ibig na sana'y maging inspirasyon sa mga nakikinig. Alam kong nakikinig din yung taong gusto kong handugan itong kwento ko dahil isa siya sa mga masugid mong tagapakinig. Year 2007 nang makilala ko si Mark. Pinsan siya ng best friend kong si Finn, nakaklase ko din sa college. Naging textmate pa kami simula noon dahil nasa Bacolod pa siya nagtatrabaho sa isang hotel. Madalas kaming mag-usap, Papa Dudut, sa text at tumatawag din. August 2007, nang magbakasyon siya sa Iloilo at nagkita po kami. Pumunta siya sa school na aking pinapasukan. Noong time na yon ay naiilang pa ako sa kanya, kumausap ng personal. Nagtanong siya kung pwede niya akong ligawan pero sinabi ko na may boyfriend na ako. Mabait siya, Papa Dudut, at may pagkamahiyain din nung unang nagkita kami. Ang sabi nga ng best friend ko ay may pagkatorpe daw nang bumalik siya ng Bacolod nang lamig na si Mark sa akin. Bibihira na niya akong i-text hanggang sa nawala na talaga ang communication naming dalawa. Pagkalipas ng mahigit isang taon ay bigla lang siyang nagparamdam. December 2008 ang buwan nang nag-break kami ng ex-boyfriend ko. At halos ma-depressed dahil labis akong nasasaktan. Biglang nag-text si Mark sa akin na kumusta ka na. Huyo po, reply ko. Nabura ko kasi ang number niya sa tagal na hindi niya ako tinext. Naisip ko na baka nagpalit na siya ng number. Grabe ka, nakalimutan mo na ako. Si Mark to, pinsan ng best friend mo. Ay sorry, nabura ko kasi yung number mo eh. Bakit napatext ka? Ang text ko naman sa kanya. Eh kasi naman may boyfriend ka. Ayaw ko lang makaistorbo at makasira sa inyong dalawa. Ang sabi naman ni Mark. Break na nga kami eh, ngayong buwan lang. Ang sabi ko. Simula noon ay lagi na kaming magka-text ni Mark. Minsan sinisingit niya ako sa time niya sa trabaho para matawagan ako. O baka mapagalitan ka niyan ha? Tinatawagan mo ako habang naka-duty ka. Ang sabi ko naman sa kanya.
Okay lang, ikaw naman ang tinatawagan ko eh, tsaka miss na kita. Ang sabi naman ni Mark. Oo, Papa Dudut. Nanligaw sa akin si Mark pero through text lang. Kaya kapag tinatanong niya ako kung kailan ko siya sasagutin kaagad, ay sasabihin ko na ayaw kong sumagot sa text. Ayaw kitang sagutin sa text kasi hindi yon sincere. Ang gusto ko sa personal. Ang sabi ko nung one time na tinanong niya ako sa text. Okay, basta para sa'yo. Hintayin mo na lang ako pag uwi ko dyan sa Iloilo. Reply ni Mark sa akin. Naging routine na namin yon na mag-text at magtawagan palagi. Nagkaroon na rin kami ng endearment kaya feeling ko ay MU na kami o mutual understanding. January 2009, isang araw nag-text sa akin si Mark. Be, uuwi pala ako sa Iloilo. Nag-resign kasi ako dito sa hotel eh. At gusto ko dyan na magtrabaho. Sana naman pagdating ko, sagutin mo na ako. Tignan natin ang sabi ko naman sa kanya. Pero deep inside ay excited na akong makita siya. Pero isang araw yung excitement ko ay napalitan ng lungkot. Be, hindi na ako makakauwi dyan kasi hindi ako pinayagan ng boss ko na umalis. Text sa akin ni Mark. Ha? Ganun? Yun lang ang tangi kong reply sa kanya. Maya-maya pa ay nag-text na rin ng best friend ko na si Fen para yayain ako na makipagkita sa kanya sa city. Bes, punta ka dito sa city, may ibibigay ako sa iyong pasalubong ng boyfriend ko sa iyo. Ano naman yun? Pwedeng bukas na lang? Hindi naman yata mapapanis yan, reply ko sa kanya. Ay, bahala kang mapanis to ha, ikaw din. Hindi na to makakapaghintay sa iyo, ang sabi naman ni Fen. Sinabihan ko na lang siya na puntahan niya ako sa computer shop sa tapat ng school namin. Kasalukuyang kasing nagre-research kami ng kasama ko para sa aming thesis. Graduating na kami sa college that year. Sumunod nga si Fen at ang sabi ko ay pumunta siya sa computer shop. Ngunit nagtaka ako dahil mag-isa na lamang siya at hindi niya kasama ang boyfriend niya. Hindi ko yon pinagtuunan ng pansin dahil busy kami ng kasama ko sa research na ginagawa namin. Maya-maya lang ay biglang may malapad na kamay na tumakip sa mata ko. Sino to? Ang sabi ko. Paulit-ulit kong tinatanong kung sino ang tumakip sa aking mata pero walang sumasagot. Nang bitawan niya ay tumalikod ako at na-surprise ako. Si Mark. Nakangiti siya sa akin at binigay ang pasalubong niya. Akala ko hindi ka uuwi, tanong ko. Surprise nga eh. Kailangan ko pang makipagsabwatan kay Fen para i-surprise ka, ang sabi naman ni Mark. O diba? Sabi ko sa iyo eh, hindi na makapaghintay tong pasalubong ko, ang sabi naman ni Fen na nakangiti. Papa Dudut, hindi ko po alam ang magiging reaction ko ng araw na yon. Para akong nasa ulap sa saya na nagkita na kami ni Mark. Niyaya niya akong mamasyal kasama ang best friend ko. Madami kaming naging usapan pero yung hinihintay kong proposal ay hindi nangyari. Makalipas naman ang tatlong araw ay tinag siya ni Fen para yayain sa tabing dagat. As usual ay group date daw. Kasama ni Fen ang boyfriend niya na asawa niya na ngayon. Busy kasi kami para sa dinagyang pero itatry kong pumunta, ang sabi naman ni Mark. Nakatira kasi siya sa mama niya na nagtatrabaho bilang kasambahay. That time ay busy ang amo ni mama niya para sa kiosk, para sa dinagyang at tumutulong siya sa pag-aasikaso noon. Hindi naman ako binigo ni Mark at dumating siya sa meeting place namin. O siya, doon lang kami sa tabi ha, mag-usap muna kaming dalawa. O Kas, huwag kalimutan ha, para hindi na makawala ang best friend ko, ang biro naman ni Fen. Marami kaming pinag-usapan ni Mark tungkol sa buhay at minsan ay nagbibiroan pa kami. May, sana naman sa pagkakataong ito, may sagot ka na sa matagal ko ng tanong sa'yo. Seryosong sabi ni Mark. Ha?
Yung ano, kunwari ko. Yung matagal ko nang gustong marinig sa'yo. Alam mo, kahit text lang at tawag tayo, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa'yo. Nagka-GF man ako pero iba ka. Kung papayagan mo lang sana akong maging boyfriend mo, ay gagawin ko ang lahat, mapasiya ka lang. Matagal akong nag-isip, Papa Dudut, bago ko sinagot ang tanong ni Mark. O sige na nga, sinasagot na kita. Tuwang sabi ko. Yes! Salamat, May. Hindi kita bibiguin. Pangako sa akin ni Mark. Papa Dudut, mga kaibigan, January 19, 2009, naging opisyal na kami ni Mark bilang magkasintahan. Ipinakilala niya ako kaagad sa mama niya at pumunta rin siya kaagad sa bahay para makilala ang pamilya at kamag-anak ko. Natuwa naman ang pamilya ko sa kanya. Gustong-gusto nila si Mark para sa akin. Magalang kasi ito at marunong makisama. Nakuha rin niya ang loob ng nanay ko na first time kong magpakilala ng boyfriend sa kanila. Madalas siyang pumupunta sa bahay tuwing okasyon, day off niya o kaya ay hanggang sa may libreng oras siya. Sinasama din niya ako sa lugar na kamag-anak niya para makilala ko sila. Maganda ang pagtanggap sa akin ng kamag-anak niya, Papa Dudut. May mga pagkakataong namamasyal kami, pero pinagpapaalam niya muna ako sa mga parents ko bago niya ako yayain. Tita, hihiramin ko lang po sa inyo si May ha. Magde-date lang po kami sa city. Tanong niya sa nanay ko. O sige, basta ihatid mo yan ng maaga ha. Bawal magpagabi. Sagot naman ang nanay ko. Sinusunod niya naman lahat ng habilin ng nanay ko kapag niyayaya niya akong lumabas. Pero sa isang relasyon ay hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan o away. Sabi nga nila, boring daw ang relasyon kapag walang away. Kasi doon daw nasusukat kung mahalaga ka sa isang tao o kung mahal ka nito. May pagkakataon na nagkakaroon din kami ng misunderstanding ni Mark. Pero siya yung nag-i-effort na magkaayos kami. May ugali kasi ako na pikon o masyadong matampuhin. Kaya kapag meron akong hindi nagustuhan sa kanya o nagsiselos ay madalas ay hindi ko siya pinapansin o nagwo-walk out ako. Si Mark yung taong habang kayang ayusin ang relasyon, gagawa siya ng paraan kahit pahirapan ko pa siya bago makipag-ayos. May mga pagkakataon din na kahit magkasama kami ng boyfriend ko ay nagkakaroon pa rin kami ng misunderstanding. Nagagalit naman siya at gaya nga ng nakasanayan ko, nag-walk out na lamang ako pag hindi ko na kaya. Minsan, iniiyak ko na lamang. Binabansagan na nga akong walk out queen dahil hindi ako nagsasalita ng diretso sa kanya at kusa na lamang akong umaalis. Yun kasi ang way ko para ipahiwatig na masama ang loob ko. Nagpapasalamat lang ako sa kanya dahil tinitiis niya ang ganong ugali ko at nag-e-effort na magkaayos kami. January 2009, 3 days bago ang first anniversary namin ni Mark, may pinagtapat ako sa kanya tungkol sa past ko, pero dinaan ko ito sa isang sulat. Hindi ko kasi alam, Papa Dudut, kung paano ko sasabihin na hindi siya magagalit. Habang binabasa niya ang sulat ay pinagmamasdan ko naman siya. Pagkatapos noon ay bigla akong niyakap ni Mark at napaiyak na lamang ako. Gabi na nang pauwi na siya, hinatid ko siya sa labas ng gate ng bahay namin para mag-abang ng masasakyan. Doon ay naglakas ako ng loob na ipagtapat sa kanya ang pinakasikreto ko tungkol sa Pasko. As expected ay nagalit siya na halos magwala siya sa galit. Sobrang sama ng loob niya. Mark, kung gusto mong makipaghiwalay, okay lang. Tatanggapin ko kasi kasalanan ko din naman. Iyak na sabi ko. Hindi siya nagsalita, Papa Dudut. Kulang na lang ay manugod siya ng tao sa galit. Natapon niya pati yung pagkain na pinadala ng lola ko sa kanya. At ang payong na bitbit niya. Hindi niya pinapansin yung iyak ko dahil sa sama ng loob.
Nang makauwi na siya ay napansin ko na naiwan niya yung wallet niya sa bahay. Mark, naiwan mo yung wallet mo. Kung gusto mo magkita tayo bukas para maibigay ko sa iyo. Ang text ko sa kanya. Bahala na, text na lang kita bukas. Reply naman niya. Napagkasunduan namin na magkita kami sa workplace niya para ibigay ang wallet niya. Niyaya niya akong mag-lunch pero hindi kami nag-uusap. Isang tanong, isang sagot lang kumbaga. Mark, sabihin mo lang kung gusto mo nang makipaghiwalay. Seryosong sabi ko. Huwag mo akong pilitin na gawin sa iyo yun. Hayaan mo muna akong mag-isip. Ang sabi naman niya sa akin. Hanggang sa nakauwi na ako ay ganun lang ang sitwasyon namin. Makalipas ang isang araw ay nakipagbati naman siya. Pinag-isipan na raw niyang mabuti at naghingi din siya ng advice sa pinsan at kaibigan niya. Na-learn niya daw na pagmahal mo talaga ang isang tao ay tatanggapin mo kung ano ang naging past niya. That time ay nagkaayos na kami ulit, Papa Dudut. Bihira lang kaming mag-away ni Mark. Madalas ako talaga ang nangunguna. Nag-graduate ako ng March 2009 pero 2010 nang kumuha ako ng board exam. Kukuha sana ako kaagad kasama ng mga kaklase ko pero nagka-problema sa aking birth certificate. Habang inaasikaso namin yung birth certificate ay nagkasakit rin ako kaya nagpahinga muna ako ng isang taon bago nag-review ulit. May 2010, nag-decide ako na sa Maynila ako mag-review at kukuha ng board exam. Sinuportahan naman ako ni Mark and aside sa family ko ay naging inspirasyon ko si Mark para mag-aral ng mabuti at ipasa ang board exam. August 2010, bumalik ako ng Iloilo after kong makapasa ng exam para sa celebration. Si Mark ang sumundo sa akin sa airport pauwi ng bahay. Nagkaroon kami ng munting salo-salo kasama ang pamilya ko, kaibigan at si Mark. Nagstay ako ng mahigit isang linggo sa Iloilo at nag-decide na bumalik ng Maynila para maghanap ng trabaho. Tutulman si Mark sa gusto ko pero nangako akong uuwi ako paminsan-minsan para magbakasyon. Nagtrabaho ako sa Bataan at patuloy pa rin kami ni Mark bilang LDR. Mahirap man pero tiniis namin para sa future. Every 5 months ay umuwi ako sa Iloilo para magbakasyon at makita siya. Kasalukuyan din siyang nagtatrabaho doon. 2 years na ganon ang relasyon namin. LDR o Long Distance Relationship. Pero hindi na wala ang communication namin sa isa't isa, Papa Dudut. Ngunit parang napapansin kong nang tumatagal ay madalas nang malamig ang pakikitungo niya. Lagi niyang sinasabi na busy raw siya. Nang lumipat ako sa Makati para sa bagong work ay tuluyan nang nanlamig si Mark sa akin. Madalas na siyang hindi nagte-text o sasagot sa tawag ko. Halos ilang linggo nang hinihintay ko na magparamdam siya pero walang Mark na sumusulpot sa sipi ko. Ni tawag, pinapatayan niya ako. Halos hindi ko alam ang iisipin ko kasi miss na miss ko na siya. Siguro papadudot ay umiiral ang girl instinct ko. Madalas ay napapanaginipan ko na may kasama siyang iba. Pero hindi ko nakikita ang mukha. Na-discover ko din na na-block na ako sa Facebook niya. Isang araw, Papa Dudut, ay naisipan kong gumawa ng isang account at nang ma-search ko ang account niya, biglang sumama ang loob ko. Engaged ang status niya at nakatagpa. Hindi ako naniniwala sa una kasi baka trip niya lang. I tried na i-message ang taong nakalagay sa status niya. Ano ba kayo ni Mark? Bakit engaged status kayo? At bakit be ang tawagan ninyo? May I love you pa? Chat ko. Sino ka ba? Reply naman niya. Ako ang asawa ni Mark at sino ka naman? Ang sabi ko. Ha? Sure ka? Feeling ka ha? Lubayan mo na si Mark. Hindi ka niya mahal. May mahal na siyang iba at huwag ka nang umasa. Sagot naman ng kachat ko. Halos manginig ang lamang ko sa sama ng loob, Papa Dudut. Hindi ko sinabi kay Mark ang natuklasan ko.
Ilang ulit akong chinat nang natag sa Facebook niya na lubayan ko na si Mark at huwag nang umasa pa. Isang gabi habang nasa bahay ako ng kaklase ko sa Quezon City, naisipan kong iset up siya. Tol, ano kaya kung iset up natin si Mark? Baka sakaling magparamdam na siya, ang sabi ko. Pwede rin yun ay kung kakagat siya, sagot naman ang kaklase ko. That night, Papa Dudut ay tinext namin si Mark gamit ang number niya. Mark, si May pala nagkasakit. Dinala ko muna siya sa ospital para matingnan. O bakit sa akin kayo nagtitext? Bakit hindi sa pamilya niya? Reply niya. Ano ka ba? Di ba boyfriend ka? At may karapatan ka na sabihan? Ayaw niyang mag-alala ang parents niya kaya ikaw na lang ang tinext ko. At saka bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya? Matagal niyang hinihintay ang text mo. Ano ba? Magpakalalaki ka naman. Galit na sabi ng kaklase ko. Pasensya na, hindi ako dapat ang sabihan niyo, sorry. Pero mahal ko naman si May eh. Alam niya yun. Kaso bigla lang akong na-fallout sa kanya. Mahirap kasi ang LDR. Sorry talaga. Pakisabi sa kanya, sorry. Mag-move on na lang kami. At kung kami talaga, darating naman ang panahon para sa amin. Papa Dudut, halos gumuho ang mundo ko nang mabasa ko ang text niya. Humagulhol ako ng malakas na wala akong pake kahit this oras na ng gabi. Sobrang sakit ng pakiramdam ko ng araw na yon. Tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Yon ang pinakamasakit na heartbreak na naranasan ko. Feeling ko ay hindi na kumpleto ang buhay ko dahil wala na sa akin si Mark. Tinatanong ko siya kung may third party pero tinanggi niya. May pagkakataon bigla na lang akong umiiyak pag mag-isa ako. Kahit nasa office ako ay bigla na lamang ako naiiyak kapag naaalala ko si Mark at ang memories na meron kami. Nag-file ako ng vacation leave pagkatapos ng breakup namin para umuwi ng Iloilo. Nag-try ako mag-effort na magkaayos kami pero nabigo ako. Isang araw pinuntahan ko siya sa workplace niya kasama ang kaklase ko. Nag-usap naman kami pero nagmatigas siya na wala na talaga kami. Niyaya siya ng kaibigan kong lumabas at mag-banding pero tumanggi siya. Nung gabi nagpalipas ako ng sama ng loob sa Esplanade, isang park lane. Habang naglalakad kami ng barkada ko ay may natanaw ako sa malayo na pamilyar sa akin. Kita ko si Mark at kasama niya ang nakachat ko sa Facebook. Sa sobrang bigla ko, tumakbo ako paalis sa barkada ko habang umiiyak. Hinabol ako ng isa kong kaibigan para damayan. Parang walang pakialam si Mark sa mga nangyari. Bumalik ako sa Maynila dala ang hinagpis na wala na talaga kaming pag-asa pa. Lumipas ang mga araw, buwan at taon na tuluyang naputol ang komunikasyon naming dalawa. Block din ako kahit sa Facebook niya. 2 years after our breakup ay biglang nagparamdam naman si Mark. Inad niya ako sa Facebook niya at hiningi niya ang number ko sa tropa ng kaibigan ko din. Nagsimula kami mag-text at minsan ay tumatawag pa. Humingi din siya ng sorry sa akin sa lahat ng pagkakamali niya dahil sinaktan daw niya ako ng todo. Labis daw siyang naghihinayang dahil hinayaan niya akong mawala sa buhay niya. Pinagsisisihan daw niya ang lahat ng pagkakamali niya. Agad ko namang pinatawad si Mark, Papa Dudut. Ako kasi yung taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob sa kapwa. At past is past, ika nga. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin hanggang this year. Umabot na ang usapan namin sa future na kung saan ay nagplano na kaming magpakasal. Napagkasunduan namin, nalilipat ako ng work sa Iloilo para magkasama na kami. Ngunit hindi natuloy ang paglipat ko. Nag-apply din siya sa abroad para daw makatulong sa pamilya niya. Nakita kami July nang magbakasyon ako sa Iloilo. Tuwang-tuwa ang pamilya at kamag-anak ko nang makita siya ulit. Tinukso pa ako ng lola ko na, "Ikaw, May, ha?
Hindi ka nagsasabi, nagkabalikan na pala kayo. Pakasalan mo na siya para wala nang palagan. O after 2 years, pagbalik mo Mark, pakasalan mo na tong anak ko para hindi na magloko. Ang sabi naman ng nanay ko sa kanya. Para bang sabik ang pamilya ko na makita siya dahil ilang taon din lang hindi nakita si Mark. Nung day off niya, niyaya niya akong mag-date para naman daw makakabawi na siya sa akin. Nangako ako kay Mark na after 2 years ay tutuparin na namin ang plano naming bumuo ng pamilya. Natutunan ko na ang pag-ibig hindi dapat hanapin. Kung talagang destiny kayo, pagtatagpuin kayo para magkaroon ng forever. Lubos na gumagalang May. Mga kaibigan, ang liham na ito ay ilang taon na po ang lumilipas mula ng ating natanggap. Pero ngayon lang po natin nakita sa sobrang dami po ng mga sulat na ating tinatanggap sa ating email. Kung nakikinig man ngayon si May, sana ay mabigyan mo kami ng update sa naging kaganapan ng storya ninyo ni Mark. Muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Ipadala ang inyong letter sa stories@papadudut.com. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.